What if Apollo Kibuloy was true? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Nakita niyo na ba yung post na to? Sinasabi nila, katulad din ni Jesus, si Kibuloy daw, hinuli din, pinasasan, at inakusahang kriminal. Pareho silang nagsasabi na sila ay anak ng Diyos at kapantay ng Diyos. Ang kaibahan lang, ang kaso ni Jesus, nagpagaling siya sa araw ng Sabbath at nagpapanggap na Diyos. Si Kibuloy naman, human trafficking at abuse. So ang tanong ko lang mga kaibigan, kung ipapako man siya sa krus, sino ang dalawang magnanakaw sa tabi niya? Para po sa ating mga Katoliko, ang sino man na nagki-claim na sila ay anak ng Diyos o sinugo mula sa langit para mag-proclaim ng panibagong gospel ay mga bulaang propeta. Ibig sabihin si Kibuloy po for us Catholics, kung nagpo-proclaim siya na siya ay appointed son of God, na siya ang pipirma sa ating kaligtasan. Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Para sa ating mga Katoliko, he is a false prophet at hindi po totoo ang mga sinasabi niya batay sa ating pananampalataya. Dahil sabi sa ating catechism, sa marami at iba't ibang paraan, ang Diyos ay nagsalita sa atin noong una, sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak. Sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang salita, isinalita niya na sa atin ang lahat ng minsanan sa pamamagitan nitong isang salita. At wala na siyang ibang sasabihin pa. Pagkat ano ang isinalita niya noon sa mga propeta ng bahabahagi, ngayon ay isinalita niya ng lahat at minsanan sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang lahat, ang kanyang anak. Walang bagong revelasyong pangpubliko ang inaasahan bago ang maluwalhating pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi maaaring tumanggap ng mga revelasyon na nag-aangking higitan pa o baguhin ang revelasyon na si Kristo mismo ang katuparan. Tulad ng mga relihiyong hindi Kristiyano at tulad din ng mga ibang bagong mga sekta at kulto na binabase ang kanilang mga sarili sa ganitong klaseng mga revelasyon. Kaya po mga kapatid, ingat po tayo. Kung meron namang panibagong nagsasabi na sila ay sinugo ng Diyos para magtayo ng simbahan, magtayo ng iglesia para sa ating mga Katoliko, hindi po tayo dapat maniwala sapagkat iisa lang po ang sinugo ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nagtayo ng iisang simbahan sa ibabaw ng Apostol San Pedro na siyang nating unang Santo Papa, na siyang kahalili ng mga obispo at ng Santo Papa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Wala na pong panibagong iglesyang itatayo, wala na pong panibagong simbahang itatayo dahil na itayo na po ng ating Panginoong Hesukristo na patuloy niyang ginagabayan, patuloy niyang pinapabanal sa pangangalaga ng ating mga obispo, kaparian, at ng ating Santo Papa. Sumagot si Pedro, "Opo Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." At patuloy niyang inaakay patungo sa buhay na walang hanggan.